So guys, magsasagot lang kami ng mga questions, no? Sa Ben, sa YouTube natin. Sa YouTube natin, syempre. Ano kota sa YouTube na iba? Pwede ba yun? Ito, medyo mahaba to. When you say nag-order ka na uli ng XXX number of pairs, sa Nike mismo, boss, do they allow bulk buying for the purpose of reselling? Okay. Or may sarili kayong supplier from China or Vietnam or wherever? Ayan, so yung tanong mo na kung mag-a-allow yung Nike ng bulk, hindi sila mag-a-allow. Diba, minsan na sila, parang one or two pairs per person. Actually, ganun. Gumagawa sila lagi ng system, ng program para mapatay ang reseller. Tapos ang ginagawa ng iba, nagdadala ng madaming tao, taga-pila. So, hindi pwedeng bumili sa Nike ng, for example, lost and found, bibili ka sa Nike ng 100 pairs. Wala pong ganun. Ayoko lang i-discuss ng details, pero isipin nyo na lang yun. Ako yung supplier, pwedeng madami akong minions kada release. Yun yung trabaho na namin. So parang ganun. Tapos so, kausap lang ko sa yung mga... boss nila. Ganun. So kausap ko yung boss nila na, order ako 50 pairs nito. So siya, meron siyang available na 50 na tao. Mga minions. Magdadalang crepes. Na ipapapila dun. So syempre, pinapaswelduhan niya rin. So nai-imagine niya siguro yung cost. Ba't tumataas? Hindi ko alam po against sila, pero actually, kung ako tatanungin, sobrang laking part ng mga reseller kung bakit ganito yung ka-exciting yung sa sneakers. Imagine mo kung walang magbibigay din ng value ng mga sapatos nyo. Kausap yung Nike. Nike, kung walang mga reseller, hindi naman ganito mo ka-enjoy, ka-lala, kataas ang demand yung mga sapatos na nare-release nyo. Feeling ko, ginagawa lang nila yun, higpit-higpitan lang. Pero feeling ko alam naman nila yung benefits na nabibigay sa kanila ng mga sneaker reseller store. Konting spice. Di ba? Konting spice lang. Konting spice sa US, grabe. Kung Pilipinas ganito, wala pa tayo sa 1%. Siguro, nasa 2% lang tayo. Siyempre, market nila sobrang laki. Talaki ba naman ng sobrang laki ng US bansa nila eh. Speaking of English, maraming nabasa ako dyan na comment. Ano yun? This dude is saying, nabasa mo? Session na po. Ano, 3 words lang daw yung naiintindihan niya? Ano ba yung 3 words? Lost and found. At least may naiintindihan. At least may international audience tayo. Oo, meron pala, no? Paano mo natapos yung video? Hindi ba nag-gets na hindi English itong channel na to? At nagtaka ka pa. Gusto ko yung tinapos yung video, tapos, I feel like this not English. Natapos. Kuwento ko naman yung... Tinignin na, ano man naiintindihan ko? Lost and found. Next question, ano to sa episode ng Nung Kilala Ka Diyo? Oo. Ano po ba pinagkaiba ng gupit sa 4060 barber sa inyo? Hindi ka kukenta at saka 60. Hindi ko kaya sagutin yan, pero dapat si Kajus sumagot yan. Pero kung tatanungin mo, anong pinagkaiba niya sa mamahalin saka sa... Mas mabilis tumubo kapag ka... Totoo ba? Akala ko totoo eh. Hindi, kasi pagka mura, syempre paggupit, ang bilis nila tumubo para magpagupit ka ulit. So yung mga sa mga premium, tagal tumubo, so sulit yung 300. Alagay mo ikaw, anong pinagkaiba? Hindi, para sa akin, yung buong experience. Experience, yeah. Of course, aircon yung mga... Pero may mga aircon na rin yata ng mga ano eh. Meron dun sa atin na naka-aircon na, pero yung kinalakihan kong 4060 barber. Wala eh, diba? Isipin nyo yung experience, nasa tabi kayo ng kalsada, tas open. Oo. Bali lahat ng alikabok, tanggap nyo. Tapos katabi ng barbershop, gym. Tsaka vulcanizing shop. Tsaka vulcanizing shop. So, alam nyo na yung amoy. Yun. Siyempre, tama. Experience. Siguro kung sa gupit, pwedeng may mga sobrang skilled naman talaga ng mga barber na nasa 40 to 60 pesos. Pero siyempre, di mo naman pwede alis yung expenses ng business owner sa aircon, rent, siyempre, mas prime location nun. Assurance saka overall experience. Assurance sa lahat naman natin, pagka tumataas yung presyo ng ganun. Kahit sa ano, di ba? Ano ba pinakaiba ng karinderya sa medyo mamahaling resto? So ikaw, sagutin mo na rin yun. Diba? Shoutout kay Kajo at saka sa Tasa tsaka sa Psycho Barbershop. Boss, ganda ng fit nyo. May I know saan nyo po na source. Alin daw? Yung fit nyo daw. Yung fit? Damit mo. Ang dami lang nagtanong ito, no? Magbibenta na talaga ako nito. Resell na ako. Abangan nyo lang sa Rock and Soul. De, Shaka Wear. Pero try ko magbenta kasi madami naman nagtatanong eh. From US to. Pero medyo mataas lang retail niya for a plain t-shirt. 1K. Isang t-shirt. Pero syempre, 300 ko lang makukuha. Hindi, ganun SRP niya talaga nasa 1K. Pero ang daming ganito eh. Puro mga white and black lang talaga. Ganun lang din damitan ko. Tapos nagsuot ako ng essentials last na vlog natin. Parang hindi ko type. Parang mukhang haggard na ano. Parang ayoko na pala mag ganun. Mas okay na ako sa plain shirt. Yung brown kasing kulay parang nakakaitim na hindi ko malaman eh. Hindi, pagka hindi ka nasa
peak condition mo, magmumukha kang gusgusin pagka brown. Pero pagka may mga araw na yung, alam mo, preskong-presko ka, ang ganda. Pagbagong ligo lang siguro yun. Pero ito, ay, brown shorts pa lang. Oy, rich boys, ano na yung, ano natin, nakalimutan ko. Nga pala, message ko mama. Ah, message lang. Titignan ko ngayon yung mga question, puro tanong. Boss, ano binili white shirt mo? Boss, anong brand ng plain white shirt na sinusot niya? Yeah, so, lahat, isusulat ko lahat ng pangalan nyo. I-message ko kayo pag available na. Boss, if ever, pwede mag-apply. 4 years BSBA Operation Management. Graduate ako. Pwede naman. Submit ka lang resume. Kaso 1 month na eh. Baka may trabaho ka na eh. De, pero pwede yan. Pagka wala ka pang trabaho, submit ka lang resume sa rockandsoulph@gmail.com. So, kung saan ka mas malapit. Pero ngayon, kailangan namin Estancia Mall tsaka ATC Branch. Ano bang mga qualifications mo? Pagka... Di malikot kamay. Oy. Number one, dapat di malikot kamay. Karoon kami ng staff na malikot ang kamay eh. So, dapat number one yung dapat di malikot kamay. Siyempre, mapagkatiwalaan, may malasakit sa rock and soul. Yung mga skills na, kuwari, kabisado mo lahat ng sapatos, para sa akin, madali na, mas madali na yun. Eh. Oh, na-pick up yung skills eh. Yun talaga eh. Yun talaga yung mahirap. Marami na ako na-experience na magagaling na applicants na sobrang gagaling, mas magaling pa sa akin. Hindi ako magaling nga. Kumbaga, I mean, alam mo yun, yung mas maraming alam sa akin. Mas marami pang pagkadating alam sa sapatos. Sapatos o ano. Pero syempre, doon pa rin nagkakatalo kung on time pumapasok, kung sumusunod sa'yo, kung willing matuto, mga ganun. So, yung attitude pa din. Tsaka syempre, di malikot ka. Yun talaga na, pero. Pero kahit pinagkakatiwalaan mo, meron pa rin mga CCTV and all that. Oo, syempre naman. Kaya nga nahuli. Di ba? Tapos piniplay natin dito yung ano eh. Hindi, sa susunod. Magka dito si Jan. Yung CCTV, oo nga. Pagpapagpimuntangan si Jan eh. Ka-t-shirt ni Jan eh. Pag nandito si Jan, pwede natin ano yun, CCTV footage ng paano kami nanakawan ng staff namin. Ano? Ganda ng thumbnail nyo na. Nanakawan kami. Akalain ng iba, ano yun, no? Clickbait. Totoo. Nanakawan kami. Well, abangan yan. Ito, hanggang December na ba yung cash out, Boss Joe? Actually, dalawang best lang namin nagawa eh. Diba? Tama ba? Tatlo. Hindi, pati dito pala. Pati dito, tatlo. Regarding sa cash out Thursday, kasi naputol yan nang nagkaroon ng event, nagkaroon ng MSE. Kasi ang dami. Ang dami. So, hindi naman pwedeng kuwari Thursday, cash out, tapos cash out pa tayo nung MSE na yun. Doon naputol yan eh. Ayun na, naglipat ka na. Hindi naman pwede akong bumili ng bumili. Tapos, hindi naman ganun kalakas yung benta. So, kailangan siyempre babalansin ko. Pagka lumakas ang benta, siyempre pwede tayo mag-buying or cash out. Tapos, lumipat. Kasakit tayo, ano. Lahat na nangyari. Oo, so, dami na nangyari. Pero namimiss ko na nga mag-cash out eh. Kailangan dami ko kasi binibili na mga items ngayon from abroad. So, na mga bulk. Yung budget ng Rock and Soul na pupunta doon ngayon. Ang daming dumadating. Kasi ang daming magandang release. Tsaka, pansin mo, pa nagka-cash out Thursday tayo, minsan, dumadating na sa point na pare-parehas na in-offer. Tsaka feeling ko, ano na din eh, kapag dinagadiretso natin, nakakatamad na din panoorin. Kasi paulit-ulit lang. Nakakatamad. Ilang oras yun? Tagal nun. Iba, 5 oras. Ito, mahaba din ito eh. Paulit-ulit na may rinig. Boss, dunk, low. So sasabihin mo, hindi ko namin kailangan yun. Alam mo na yung style ko, no? Hindi ko ito kailangan eh, pero magkano last price mo siya. Subscriber ka ba? Sige, kunin na namin. Di ba, nakaka-umay yun. Sila, yung mga seller, hindi sila maumay dun. Siyempre, ma-out nila yung ano nila, yung pairs nila. Lalo bago pero December. Kayo, mga viewers, baka maumay kayo eh. Kaya nag-iisip kami ng ibang content. Gusto din namin may variety talaga sa channel eh. Kasi ako, siyempre, lumaki talaga ako sa era ng internet eh. Oo. So parang alam ko na yung kung paano tumatakbo, kung paano nawawala ng subscriber yung isang channel. Madalas nawawala ng subscriber yung isang channel or nawawala ng momentum yung channel pagka paulit-ulit lang nilang ginagawa yung isang bagay. Totoo. Na nag-work. Malaking bagay si Mark. Kasi kung ako lang yun, Mark, sabihin ko lang, sige, ganyan lang gawin natin lagi. Di ba? Lakas ng views ng cash out Thursday. Kailang. Tsaka hindi sustainable. Sisingin niyo siya, guys. Mag-comment. Mag-comment at sigin niyo si Mark. Di ko ma-out yung pairs ko dahil sa... Inaharang niya. Pero totoo yun ah. Kaya tayo nag-isip din ng iba't ibang segment, program. Kasi syempre nakaka-umay. Ngayon na-entertain sila sa mga una. Diba? Pero imagine niyo kung paulit-ulit, di rin nakaka-enjoy. Kaya yun yung approach na ginagawa ni Mark lagi. Kahit ako na-excite ako at the video na ilalabas. Kasi parang may bago lagi. Doon mapagalat ang daming stocks ng Rock and Soul na nakaraan. Kasi yung nakaraan mga video natin, puro stock update. Oo, puro stock update na. Puro unboxing, puro ano. Doon naman makita na di talaga kaya mag-cash out. Kasi ang daming dumadating. Siguro kapag kinailangan na talaga mag-cash out Thursday, gagawin naman namin. Papapost naman yan eh. Papapost naman. Minsan ka kahit DP na post. Nagpupunta na kayo eh.
Minsan nga eh, kapag ka nung ano, nung Sunday, di ba sabi natin, oh, every Sunday nasa ATC kami. Di ba kita kita sa every Sunday, nakabang din yun. Meron, di ba? May nagpunta, nag-offer ng mga items ng Sunday. Pero okay lang sa akin yan. Ano lang, wag lang din kayo magpunta dun with the expectation na parang 100% kukunin ko yung mga pairs. Pag kailangan ko naman, kukunin ko. Minsan nakaya din kasi. No? Nakaya tumanggi kasi naisip ko yung, di ba sabi ko nga sa'yo, naranasan ko naman magbenta sa mga dati. Pastillas. So, kumbaga mahirap ma-turn down. Di ako nagutom eh. Di ba? So, yung pastillas, allergic ako sa gatas. Lactose intolerant ako pa. Nasa estansya ako kapon, di ba, hanggang gabi. So, nakikita ko, ito ba yung binili ko ng unang cash out Thursday ah. Hindi so, pa na move. Hindi pa na move. So binili ko lang kasi mabait yung seller ano. Pero paano pinapush 'yun? Pagka ano, pagka sigurado meron naman magkakaroon ng taste. Well, sa bagay, 'yun yung perks ng meron kang ano, shop. Pwede mong patalogin yung pera. Tapos may darating na parang Cinderella, no? Naghahanap ng owner rin sapatos. Hindi kayo ang pupili ng sapatos, yung sapatos ang pupili sa inyo minsan. Pero may ganun talaga, 'di ba? Alam mo parang ay hindi man yung sapatos yung pupili sa inyo. Pero ano to ba? Harry Potter, yung band yung may mini sa'yo. Pagpasok mo, lalapit sa'yo sa padas. Pero may minsan may connection, di ba? Parang bibili kayo. Parang may gusto ka isang bagay. Parang kware, may tatlong pagkipilian. Pero minsan meron kang, yung parang may connection kami nitong item na to. Pero may nga, ano sinasabi ko? Hindi, sinasabi ko lang, meron pa nga kaming pairs na from buyout. From Cash Out Thursday na nandun pa. So, ibig sabihin, hindi rin lahat ng pairs na nabibili namin okay. Putuli mo na lang kung walang kwento sa sa inyo ko, pwede ko na-edit. Pagka si Mark yung mukuna, iniisip na ni Mark to, walang kwento to. Pagka yuko ko, basta ng brand ng t-shirt. Na naman. Shakaware, guys! Ano, Shakaware! Edit ko dito, Shakaware! May nag-apply na naman. Ano, pwede nag-apply boss part-timer. Tawa, tanggap ko ba mga part-timer? Full-time lang. Full-time lang, full-time. Siguro kung ano ka, TikTokerist ka. TikTokerist. Content creator, pwede siguro. Bilang ano pala, influencer ah. Shoutout ko lang to. Shoutout ko si, naalala mo yung sabi, boss, may nagpa-shoutout po ng artista. tawa ako ng tawa kasi parang baliktad ah. Parang kami dati magpa-shoutout. Kasi gumaga wala naman tayo pa masyado followers. Sila yung meron. Yun, si Boss Easy Canillo. So, sa Gawin Bulilit to dati. Okay. Bumili daw to sa atin. Tapos, sinabi yata kay Jan na nanonood daw ng vlog natin. So, yun. Shoutout sa iyo, Boss. Boss Easy. Tawa ako na. Sabi ka, bumaliktad yung mundo. Oo. Sana ma-meet natin yun. Sana. Sa ATC ba yun lagi? Oo. Singit ko na nga rin itong mga ibang shoutout ko. Sige. Ito, hindi ko makakilala to pero nagkapa-shoutout sila. So, KD Olivares. Ito, Zai Cruz Urcalid. Itong isa, tropa ko to, si Gino Shego. So, meron siyang tropa na gusto magpa-shoutout, si Boss MG Otero. So, shoutout sa inyo. Sa mga tropa ko ng high school, kayla Reinhardt, Noe, Sherwin, tsaka siyempre si Paring Ram. So, shoutout sa inyo. Shoutout sa nanay ko. Chill ka lang dyan. Sobrang chill na nun. Last question, bago ano. Ito pala si Crosby. Ayun pala eh. Collab na naman. Saan makapag-collab tayo, ano? Kay Grospe. May nagalit pag ganun yung pag-collab ko. Huwag mo kayo magalit. Tsaka tropa-tropa pa rin. Tropa, lahat yung tropa naman eh. Kung mga kumakita niyo yung Facebook, Instagram ko, nakikita niyo na may mga pictures kami, lahat ng mga reseller dun. So, wala mang bad blood sa isa't isa. Last question na lang. Wrist check, sir. What's on your wrist? Ano, Rolex na GMT. Last na suot ko na to. Sa lahat ng magbabalak. Mahilig ka ba talaga sa relo? Hindi, gusto ko lang magkaroon ng isang okay na relo. So, eto, okay na ako dito. Hanggang pagtanda ko na. Pero ngayon, madalas ko suot yung Apple Watch ko lang. Oh. Mas productive ka ba pagka gamit mo yung Apple Watch or smartwatch? Try mo. Hindi, mas monitor mo lang yung ano. No, yung nakailang steps na pala ako ngayon. Mga ganun. Oh, happy. Ano ka? Ha? Pero pumayat ako, Mark. Ha? Hindi. Sabi ko, oo. Parang nagmamakaaway yung mata mo. Hindi, parang nakita kasi parang pamayat ako eh sa video. Pero dito kasi, di ba ang detang bahay namin doon? Dati yung pinaglipatan before to. Dito, imagine mo. Dito, feeling ko, papayat ako eh. Oo. Sagdan pa lang. Nakakapayat kasi, kuwari galing ka, yung quarter kasi namin sa third floor. So, yung kakain ka sa baba. Minsan, tatama rin ka na kumain. Pareho kain na. Bababa pa. Pero pag ano, syempre, bababa ka rin naman. So, ilang steps din yun, nakit baba ka sa isang araw. So, tetrack mo talaga yung steps mo. Oo, natatrack sa Apple Watch. Mag-try ka. Merong mga ano eh. Di, feeling ko di ako mapapakali. Pagka may... Baka, check mo na. Oo, feeling ko. Ganun na kayo. Tsaka, mas okay din. Kasi, dati, di ko nga alam dati yung value ng Apple Watch eh. Ako kasi may cellphone naman eh, di ba? Pero pag gamit mo na, okay.
pwedeng nasa bulsa lang, nasa labas kami, nag-message pag ano mo. Ay, hindi man yung papa. Wala kasi nag-message sa akin, tsaka tumatawag. Oh, guys, i-message si Mark. Available si Mark, single pa to, guys. Then, at the same time, di ka talaga kaya mag-galo. Talaga? Kasi naiinitan ako sa kami. Papawisan. Hindi yun, mas ayos, rubber yun eh. Kahit ano. Talaga? Natry ka na kahit ano. Kasi yeah. Ako manual ko lang binibilang steps ko araw-araw. Wala naman. May tinatantosan ka. Mag-aaraan naman, ano pa dalakad mo? No? 1, 2, 3, 4. Sugaan mo. Saan nga ba ako natigil? So, dito pala sila ano eh. Sila Master, yan may ari ng Master. Si Dog Brack. Ito si Dog. Saka papunta yun dito si Dog Brack. Oo, no? Sana mag-guest natin si, ano, si Dog Brack sa podcast. Kasi lagi siya nag-i-interview eh. Maganda tayo naman mag-interview sa kanya. Oo. So, sana may pagkakataon. Ako si Kong pa rin eh. Malay Kong mo. Okay din. Kaso okay. Sobrang taas ni Kong eh. Ito, may podcast tayo nito. Incoming podcast. Itong dalawa na to. Saya din pala mag-react sa sarili mong video. Hamunin ko ano ng basketball to, guys. Kasi yung tuhod mo, pang ano na eh. Kaya nga eh. Pang higa. Brother Dean Grospe, laro tayo 1-on-1, tapos vlog natin. Palit sapatos. Hindi niya pa alam yun, ha? Ano? No, inahamong ito sa vlog ko. Game? Ayaw. Game? Oh. Tumango. Tumango eh. Like kong kachat yan sa Instagram eh. So, malay mo naman. Parang gusto kong gawin yung 1-on-1 na basketball, tapos iba't iba yung kalaban. Kada may episode lang. Pag may available, di ba? Pwede, no? Oh, kahit ka pa ano din, sneaker store owner. Ayun, so, close na natin to. Ano maabangan pa nila? Ay, abangan nyo guys ha, yung Mark and Soul. Bagong segment natin yan dito sa Rock and Soul TV. Follow kayo sa Facebook, Instagram namin. Sino kayo nag-hack ng Facebook? Oo nga. So, para sa guys, mga baka ibang... Guys, baka may nag-message sa inyo na iba. Yung Facebook, yung personal Facebook ko na hack yun. So, pero deactivated naman siya. Pero sa mga, ano, sa mga nag-message siya, tapos di na, ano. Baka may meron. Baka isipin nila, binlock mo sila or something. Hindi ko kayo binlock. Kasi may nag-comment, di ba? Oo. Na in-unfriend ko. So, wala, hindi ako nag-unfriend. Nahack lang yung Facebook ko tapos na-deactivate ng Facebook. Adyo na lang ako, Joff Hidalgo. Follow nyo Instagram ko, Joff Hidalgo. Pwede sa Rock and Soul. Rock and Soul at Rock and Soul PH. Facebook, Rock and Soul TV na hindi active. Tapos Rock and Soul PH na dyan yung selling namin na page. Siyempre, YouTube channel namin. Rock and Soul TV. Iloop nyo lang, guys. Pataasin natin yung views natin. Ganda ng ano natin ngayon eh. Ng views natin. So, thank you sa inyo guys. Malapit na December. So, nasa 8.3 pa lang tayo guys. Kailangan mga 10K tayo by the end of the year. Okay? Okay. Okay, clear. And so, sa 10K giveaway tayo sa patos. Yun. Yun lang guys. So, paano? Close na natin to. Close na. So, kain na kami guys. So, ingat. God bless. Peace out. Peace out.